So guys, ngayong hapon na ito ay gagawa tayo ng video kung paano magmaneho ng sasakyan. Para po sa mga newbie, tapos yung mga baguhan po na mga hindi pa nakakapag-drive. So ito po yan. So siya hindi pa po siya nakakapag-drive ng sasakyan. So tuturuan natin siya kung anong una niyang gagawin pag sakay ng sasakyan. So ngayon, nakasakay na siya. Ang gagawin niya po ay isusuot niya yung seatbelt. So isusuot niya yung seatbelt. Ayan. Ayan. Tapos sisiguraduhin po natin na ang kambyo natin ay nakalagay sa park. So siguraduhin po natin yan na nakalagay sa park yung ating kambyo. Tapos yung ating foot brake or hand brake naka-on po. Tapos ngayon, syempre, bago tayo magsimula, titingnan muna natin yung mga salamin natin. Kung tama ba sa pagkakaupo natin. Ayan, dito, center mirror. Yung side mirror natin, kaliwa-kanan. Tapos, syempre, yung upuan natin, i-adjust natin sa tamang pagkakaupo natin. Yung komportable tayo. Tapos, susubukan natin dito, paghawak ng manibela. Yung tamang hawak ng manibela. Ang tamang paghawak ng ating manibela ay 3 o'clock. So 3 o'clock and 9 o'clock. Kasi po dati ang paghawak po ng manibela ay 10 o'clock and 2 o'clock. So binago na po 'yon. So ito po yung pinaka standard na ngayon na paghawak ng manibela. So 9 o'clock and 3 o'clock position po. Kasi po ang purpose po niyan kasi pagka meron pong aksidente, bumangga yung sasakyan, so yung airbag po hindi po naharangan ng ating kamay. So yan po ang purpose kung bakit binago nila yung standard na paghawak ng manibela. Dapat ito medyo nakabend itong kamay natin. So pag medyo malayo po, iurong natin yung upo natin paabante. Yan. So iurong natin yan. Dapat medyo bend ng kaunti itong kamay natin. Hindi po siya naka-straight. Kailangan nakabend po ng kaunti. So ayan. Tapos, naka-seatbelt na tayo. So ngayon, mag-start na tayo ng ating sasakyan. Siyempre ako muna mag-start dahil baguhan pa lang po ang ating tuturuan. So sasaksak natin yan. Hop. Siyempre, naka-pipo yan. So start na natin. So ang pag-start po niyan, kailangan po pagka-switch natin sa on. Ang pag-click po niyan, seconds lang po. Kung ilang seconds lang, mga 2 to 3 seconds. Tapos bitaw po kaagad para hindi po masunog ang ating starter. So, start natin. So, ayan. Start na po yan. So, ganyan lang po yung pag-start ng ating sasakyan. Huwag po nating tatagalan yung ating susi para hindi po masunog ang ating starter. So, ayan. Yung mag-start naman po yung tuturuan natin. So, papatayin muna natin. So, ayan. Ikaw naman mag-start. Yan. Up. Sige pa. Up. Start. So 2 to 3 seconds lang bitaw kaagad sa susi para hindi masunog yung ating starter. So ngayon okay na, marunong na siya mag-start. So tuturuan na natin siya kung paano mag arangkada ng sasakyan or umabante ng sasakyan. So doon muna tayo, huwag muna tayo magpapatakbo. So ang una natin gagawin, apakan muna natin yung preno bago tayo maglagay ng kambyo. Yan po yung pagdadrive sa mga automatic na sasakyan. So apakan po natin yung preno. So apak sa preno. So syempre hindi pa alam ng ating tuturuan kung ano yung preno, alin yung accelerator, situturo natin. So yung accelerator po ay yung nasa kanan at yung preno po ay yung nasa gitna. At yung nasa may kaliwa po, yan po yung ating foot brake or yung handbrake po. Sa ibang sasakyan, dito po nakalagay yung handbrake. Pero sa atin po, foot brake. So guys, bali nga pala, ito yung ating accelerator. Ang accelerator po, yan po ang nagko-control ng takbo ng ating sasakyan. Tapos ito naman po yung preno, yan po ang nagpapahinto ng ating sasakyan. Pag inapakan natin yan, so hihinto po yung ating sasakyan. Tapos yun naman po ang ating foot brake or sa iba po ay hand brake. Yan po ay ginagamit natin pagka tayo ay nakahinto for safety po na hindi po tatakbo yung ating sasakyan lalo na pagka mga uphill po. Yan po ay ginagamit natin pag tayo ay huminto sa uphill. Pag yan po ay naka-push on,
yung ating foot brake. Kahit bitawan po natin yung ating preno, hindi po tatakbo dapat yung ating sasakyan. So sa mga manual po, pagka naka-engage po or naka-on po yung kanilang handbrake, kahit bitawan po nila yung kanilang preno, kahit naka-neutral, so hindi dapat siya gagalaw yung ating sasakyan. So ginagamit din po yan pagka mga uphill, rarangkada tayo ng ating sasakyan o rabanti para hindi tayo umatras, yan po ay naka-on. Tapos nakakambyo po yung ating sasakyan sa drive, sa automatic. So pag ginapakan po natin yung ating accelerator, tapos nararamdaman natin na abanti na yung ating sasakyan, saka po natin i-release yung ating foot brake or hand brake. Kung sa mga manual naman, pag nakapremera tayo, tapos nakaapak tayo sa clutch, tapos pag ginapakan natin yung accelerator at nandaan na bitaw sa ating clutch, pag nararamdaman natin na abanti na yung ating sasakyan, saka natin i-release yung ating handbrake or foot brake po para hindi po umatras yung ating sasakyan. So yan po ang gamit ng ating handbrake or foot brake. So pwede na tayo magsimula mag-maneho. So ngayon, apakan po natin yung preno. Yan. Sagad, sagad. Kailangan sagad po yung pag-apak natin sa preno. Yan, sagad po. So ngayon, pagkaapak natin ang preno, huwag mong bibitawan yung preno. Ang kambyo po natin ay ilalagay natin sa... Ito po yung ating kambyo. Tanggalin muna natin ito. So ang kambyo po natin, tinuro, meron po tayong tutorial nito. So malalaman po nila kung anong gamit ito. Ito po yung park. Ito yung reverse. Ito yung neutral. Ito yung drive. Second gear, low gear, or first gear. So ngayon, syempre, papandarin muna natin yung ating aircon. Pandarin natin yung ating aircon. Yan. Umaandar na yung ating aircon. Siyempre, kasi mainit eh. So, papandarin natin yung aircon. So, ganyan po ang tamang pag switch ng aircon. Papandarin muna natin yung ating makina. So, pag naka-andar na, saka natin papandarin yung aircon. Huwag din natin kakalimutan na pagkapapatay natin yung makina, yung aircon muna yung papatay natin bago yung makina. So, ngayon, naka-andar na yung aircon. So ngayon, nakaapaka na sa preno. Siyempre, ang gagawin mo ngayon, naabanti ka, isasalang natin yung ating kambyo o ilalagay natin yung ating kambyo sa drive. So ayan po yung drive. So pipindutin natin ito. Tapos, yan, letter D po. Nakadrive po yan. Yan po yung ating drive. So isipin po natin, lagi na huwag tayong bibitaw ng preno pag ito po ay nakalagay na sa drive. Dahil yan po ay tatakbo na once na nirelease natin yung ating foot brake. So yun po yung ating foot brake. So ayan, nakakambyo na tayo, ready to drive na pagka nirelease na natin yung ating foot brake. Yun, pag nirelease natin yan, tapos daan-daan natin bibitawan yung ating preno. So tatakbo na yan kahit hindi natin apakan yung accelerator. Tatakbo na po yan. So ngayon, ibabalik muna natin to sa park kasi hindi pa tayo magpapatakbo. Yan, bago tayo magpatakbo ng sasakyan, siguraduhin po natin na bago tayo magpabanti ng ating sasakyan or pumasok sa linya, kailangan po magtitingin tayo sa side mirror natin kung meron pong sasakyan sa center mirror, sa kabilaan pong side mirror kung meron pong sasakyan. So ngayon, abante na tayo. Apakan yung preno. Tapos pindutin natin ito. Tapos nalagay natin sa drive. Drive na. Naka-neutral pa lang yan. Yan. So ngayon, yan, naka-drive na yan. Once na binitawan natin yung preno at release natin yung foot brake natin, ayon, or hand brake, yan po ay tatakbo na. So nakapaka lang sa preno, apakan mo yung foot brake. Apakan mo yan. Apakan mo yan. Yan, release yung foot brake, huwag ito. Ayan. So ngayon, daan-daan po natin i-release yung preno. So ayan, naabante na tayo. Oh, bitaw muna, daan-daan. Ayan, naabante na po yan. So ayan, umabante po yan once na ni-release natin yung ating preno. Guys, good morning. So ngayon, ito po yung second day natin ng pagtuturo ng pagmamaneho. Tingnan natin kung natatandaan niya yung mga tinuro natin kahapon. So ang unang gagawin, check na mga salamin.
Ayan. Tapos apak sa preno. Then cambio sa drive. Up. Tapos bitaw ng foot brake. Tapos tingin sa salamin ulit kung may sasakyan. Tapos signal light. Signal light. Ayan. Walang sasakyan. Clear. Okay. Salamin. Side mirror. Shoulder. Ayan. Okay. Tapos derecho. So, second day po ng kanyang pagdadrive. Pasensya na po kung medyo malikot yung ating camera. Medyo mabilis na. May mga tumatawid. Okay, diretso. Tingin-tingin sa salamin. So, wala masyadong mga dumadaan na sasakyan. So, ito yung time na maganda mag-turo, mag-maneho. Lalay mga ganyan, biglang may nalusot dyan. Dito. So kailangan pag nagmamaneho tayo, nakakonsentrate tayo sa kalsada at huwag yung patingin-tingin sa baba. Kailangan na, pag nagmamaneho tayo, nakakonsentrate lang tayo sa ating pinagmamanehoan. So diretso lang. Medyo gitna-gitna ng konti dahil may nakahintong sasakyan. Ayan, nope, may nag-overtake din sa kaliwa. Huwag natin kakalimutan i-check ang side mirror lagi. Lalo na pag mahilalagpasan tayo yung sasakyan. Ayan pa, may isa pa. Ayan, tingin-tingin tayo lagi sa side mirror at saka center mirror every ilang seconds para alam natin kung may sasakyan sa likod natin. Lalong-lalo na pag tatabi tayo sa may parting kanan, titingnan natin kasi minsan may mga tricycle na dumadaan sa kanan or sasakyan. So hindi natin mapapansin, pag tumabi tayo pa kanan, pwede po natin masagi or maka-aksidente tayo or ma-aksidente tayo. So yan lang po ang kailangan natin tandaan. Yan, nailaw-ilaw, so tatabi tayo dito sa may parting kanan, so palagpasin natin yan. Ganyan lang po, tapos daan-daan tayo sa ating accelerator. Yan. So, tinignan na natin yung parting kanan. Clear. Walang sasakyan. Okay. So, tingin ulit sa salamin. Center mirror. Side mirror. Shoulder. Shoulder. Huwag natin kakalimutan kung may sasakyan. Yan. Bago tayo lumipat. Diretso. Medyo gitna-gitna. Yan.
So diretso lang. Tayong masyadong tatabi sa gilid, kamaulog tayo sa kanal. So parting gitna lang, pero kailangan tingnan natin lagi yung ating mga side mirror at yung ating center mirror, kasi kung minsan may mga hindi alam yung sakyan sa ating likod, lalong lalo na po pag napapreno tayo ng bigla, so pwede tayong banggain sa likod. So, pag may mga lalagpasan po tayong sasakyan, huwag natin sila masyadong pipinahin. Tanda natin lagi pag nag-driving tayo, huwag tayong magpapatakbo ng mabilis. Yung sakto lang. Kasi di natin alam, biglang may lulusot na sasakyan, malilito tayo mamaya. Biglang mapakan natin yung accelerator imbis na preno. So, kailangan malayo pa lang, alam na natin kung anong gagawin natin. Yung magpamadali lagi sa pagmamaneho, kasi diyan nagkakaroon ng aksidente. Dahan-dahan pagkurwa, dahan-dahan release ng accelerator ng konti. Kakain ng linya pag kurbada, huwag kang kakain ng linya sa kabila, yung ka lang sa linya mo. Tandaan lang pag mga ganyan, pag magpapa-overtake ka, kailangan babagalan mo yung takbo, huwag mong wibilisan. So guys, sa pagtatabi naman ang sasakyan, so kailangan natin check yung ating mga mirrors ulit, yung ating center mirror, yung ating side mirror, yung shoulder, at mag-signalize tayo pa kanan. Yan, dahan-dahan. Yan, tatabi tayo sa gilid, alalay sa preno. Yan, tingnan natin dito kung may sasakyan, dahan-dahan. Apply tayo ng preno. Yan, up. Full stop. Okay, tapos foot brake, lagay natin sa neutral, off, bitaw ng konti sa preno, tapos apakan ulit yung preno. Yan, tapos lagay natin sa park yung ating sasakyan. Para ulit yung bigat ng ating sasakyan ay nasa handbrake or foot brake, wala sa ating transmission yung bigat ng sasakyan. Hanggang dito na po ulit muna yung ating second session ng ating driving lesson.
So maraming salamat po. So abangan nyo pa po yung marami nating video kung paano po ang tamang pagmamaneho ng ating sasakyan. So maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.